What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay mag-change oil tayo ng RS8 scooter oil dito sa Moto Sporty natin. So ito yung gagamitin natin, RS8 frictionless fully synthetic racing formula na Ecoline. So ito po yung specs niya sa likod. Ayan, 10W40 po yung gagamitin natin. At makikita nyo po rito na malinis po yung langis at may POW technology. At pwede rin po siya sa race. Ayan, may heat protection din po at pwede po siya sa kahit anong uri ng panahon. Malamig man po yan o mainit ang panahon. At ito naman po yung gagamitin natin sa gear oil. Ito po yung racing scooter gear oil. So ito po yung specs niya, 80W90. Ayan po, pwede rin po ito pang lahat ng panahon. Ayan, may POW technology rin po siya at 120 ml. Sa mga nagtatanong po, ito po yung gamit kong scooter oil dito sa Moto Sporty natin. So ang ganda po ng performance nito at sobrang tipid sa gasolina dahil hindi po ganong mainit yung makina ko dito. Ayan, hindi po ito sponsor ah. At ito naman po yung paglalagyan natin ng langis. So kung walang po kayo ng paglalagyan ng langis dyan para hindi po kumalat sa sahig. At ito nga po, dito yung tatanggalin nating drain plug. Ayan, ito po yung sa ilalim, no? At yung gagamitin nga po nating tools ay size 12 na wrench. Ayan, so ganito lang po yung pag-change oil, no? At ito nga po yung magkakalag, si Sir Jerome Taclibon. Ayan, so kalagin lang po natin yung drain plug dito sa gear oil at dahan-dahan lang po pa kaliwa. Ayan, so pagka naramdaman nyo na pong umikot yung bolt, pwede nyo na pong kamayin yan, no? Ayan, so kakamayin nyo na po yan. At dahan-dahan nyo pong tanggalin para hindi po siya malost thread. So medyo maselan po kasi dito sa mga drain plug ng pag-change oil. Ayan, dapat po maingat po tayo kapag nag-change oil tayo. Ayan, medyo matagal na rin po itong langis natin sa gear oil, no? 6 months na po ito bago po natin palitan. At ganito na po siya kadumi. Ayan, sulit na sulit po yung langis natin dito. 6 months ko po bago palitan ito, no? Ayan, sobrang dumi na pero sulit na sulit po. 80 pesos lang po yung pagkabili ko dito sa gear oil. At hayaan nyo nga lang pong tumulo yung langis dito sa gear oil hanggang sa maubos nga po. At kumuha tayo ng malinis na basahan para punasan po yung bolt dito, no? Ayan, kailangan po malinis para matanggal po yung mga alikabok at saka dumi. Ayan, pag nalinis na po natin, ang gagawin naman na po natin ay itatagilid natin yung motor natin para matanggal po lahat ng langis na nandito sa gear. Ayan, pag nalulubog po kayo sa baha, kailangan po magpalit din po kayo kagad, no? Kasi mapapasukan po ng tubig yan. At yung gagamitin nga po nating tools dito para sa pagtanggal ng gear bolt ay size 15. Ayan, so lagi pong kanan pagka dito po tayo magkakalag. Ayan, pagka paigpit naman po, pakaliwa. At pwede nyo na pong kamayin yung bolt dito para matanggal. So hindi naman po kailangan ng sobrang higpit yung pagkakalagay natin dito sa bolt. Ayan, may o-ring po dito, no? Kailangan po wag nyong wawalain yun kasi pwede pong magkaroon ng takas kapag nawala yun. At punasan lang po natin yung gear bolt dito. So ito po yung itsura niya, merong kulay itim na rubber, yan po yung o-ring. Ayan, yung oil seal. Tapos punasan po natin yung ilalim para malinis po, no? Ayan, ganyan lang po yung pag-change oil dito sa gear oil. At ilalagay na nga po natin yung bolt dito sa drain plug, dito sa may baba. So kapayin nyo lang po dyan sa ilalim at kamay nyo lang po, no? At kapag sumagad na nga po yan, pwede nyo na pong gamitan ng tools. Ayan, punasan po muna natin. Tapos gagamitan na natin siya ng tools. Dito po hindi naman kailangan ng sobrang higpit. Pag naramdaman yung kumapit na yung tornilyo, ayan, wag nyo na pong ipilit na sobrang higpit kasi pagka ginagamit po natin itong motor, umiinit po yan, kumakapit yung tornilyo natin dito at pwede po siyang hindi na matanggal, malolost thread na. At kumuha po tayo ng cutter dito para putulin yung dulo ng gear oil. Ayan, so ganyan lang po yung pagputol, medyo matigas po kasi doon. At ilalagay na nga po natin yung langis natin dito sa gear. Ayan, ganyan lang po maglagay ng gear oil. At kapag nalagay na nga po natin yan, pisit-pisitin nyo lang po para lumabas po lahat ng langis.
At ito nga pong gear oil dito, nilalagay ko lahat, no? Pero 100 ml lang po yung kailangan doon, pero nilalagay na natin lahat. At punasan na po natin itong gear bolt at ilalagay na natin. So ganito lang po yung paglagay, no? Kamay nyo lang po, at pagkatapos nga po nyan, gamitan na natin ng tools. Ayan. At wag po natin masyadong higpitan yung bolt dito. Kapag naramdaman nyo pong medyo matigas na, tama na po yan. At ito naman po yung drain plug sa may engine oil. So dalawa po yan sa gilid tsaka dun sa ilalim. Pero babaklasin muna po natin yung sa gilid. Pwede po kayong mag-change oil kahit saan. At ito yung gagamitin natin, 17 na wrench. Ayan, so ganito lang po yung pagtanggal dito sa drain plug sa gilid. Ayan. So kailangan po saktong-sakto lang yung pagtanggal natin. At pag naramdaman nyo na po yan, pwede nyo na pong kamayin yan, no? Napakadali lang. At pagka-kwan po, higpitan natin, dapat saktong-sakto lang. Ayan, kinakamay na po, no? Madali lang pong tanggalin kasi hindi po masyadong mahigpit. Ayan. So ito na po yung langis natin, sobrang itim na, no? At ito po yung drain plug natin. Ayan, nag-change oil po ako rito kapag ka 1,500 kilometers na yung tinakbo. Ayan. So sulit na sulit din po ito, no? Pagka city drive po tayo, pagka dito-dito lang, 3 buwan ko po nagagamit itong langis dito. Pero kapag ka naglo-long ride po ako, mga 1 buwan at kalahati. Ayan. So depende po yan sa tinakbo ng motor ninyo, no? Ako po laging 1,500 kilometers yung pag nag-change oil tayo. Ayan. So ganito lang din po yung gagawin natin. Itagilid natin yung motor para matanggal po lahat ng langis. Ayan, pumapatak-patak po, no? At punasan lang din po natin ng malinis na basahan para matanggal po yung mga dumi. At ilagay na po natin yung bolt dito sa drain plug. Ayan, so kamayin lang po natin. Huwag pong masyadong maigpit, no? Kasi pagka masyado pong maigpit yan, mahirap nang tanggalin yan. At gamitin natin itong by 17 na wrench. Ayan, so ganito lang po yung pagkabit. Ayan, pag naramdaman nyo pong maigpit na, okay na po yan. Huwag nyo na pong pilitin. At ito naman po, dito naman po sila nag-change oil sa ilalim, yung iba po, no? Pwede po kayo mag-change oil dito. At yung gagamitin nga nating tools dito ay by 14. Pwede po kayo mag-change oil dito kahit saan. So, pwede pong dito sa ilalim at pwede rin sa gilid. Ang kaganda naman po dito sa ilalim ay matatanggal nyo po yung mga dumi. Kasi may filter po dito sa drain plug dito sa ilalim. So makikita nyo po yan mamaya. At matatanggal nyo po yung mga maliliit na dumi na nandito para mas malinis po. Para sa akin po, mas maganda mag-change oil dito sa ilalim. Ayan, napakadali lang po nito, no? At tanggalin na po natin. Kinakamay lang din po, no? Ayan, medyo maselan po kasi yung mga bolts dito sa may engine. Kailangan po maingat po tayo at hindi po kailangan ng masyadong higpit. Ayan, so taktakin lang po natin yung mga langis na nandito at pupunasan po natin ng malinis na basahan. So ganito po yung itsura ng drain plug with oil filter. Ayan, kung makikita po ninyo, meron pong spring tsaka yung pangsala ng dumi dito. Ayan, ganyan po yung itsura niya, no? Kung ano po yung pagtanggal ninyo, dapat ganun din po yung pagkakabit ninyo. Huwag nyo pong ibahin yung posisyon ng mga nandito sa drain plug. Ayan, so ganito po yung itsura niya at may oil seal. So huwag nyo pong tatanggalin yung oil seal dyan, no? Kasi pagka nawala po yan, magkakaroon po ng tagas yung langis ninyo. Ayan, ganito po yung itsura niya. At kapag meron naman pong tagas dun sa ilalim ng makina ninyo, kung meron naman siyang oil seal, palitan nyo na lang po ng bagong oil seal, yung kulay black na o-ring. Kasi po, pagka tumatagal po yan, nagiging flat na po yung rubber niya. So lumuluma na rin po, no? So yan lang po yung kadalasan na pinapalitan, yung o-ring dito. Ayan, so punasan lang natin ng malinis na basahan at tatanggalin na natin yung 5BB dipstick dito. Pero yung mga bagong Mio Sporty ngayon ay gagamitan mo siya ng flat screw. Pero ang kagandahan dito sa lumang dipstick, kinakamay na lang siya, no? At punasan lang natin ng malinis na basahan. At lagi pong merong mga o-ring yung mga yan. So ito po yung bolt sa ilalim, ganito po yung tamang paglagay, no? Kung ano po yung pagtanggal ninyo, dapat ganyan din po yung itsura niya kapag ikakabit natin. At kapag ilalagay na natin, kamayin muna natin, no? At kapag sumagad na po siya,
gamitan na natin siya ng tools. Ayan, so punas-punasan po muna natin dito sa ilalim para matanggal po yung mga iba pang dumi. Ayan, so gumamit lang po tayo ng malinis na basahan. Ayan, so gamitan na natin ng tools at kapag naramdaman ninyong medyo humigpit na, okay na po yun. No? Huwag nyo na pong isasagad kasi malolost thread po yan at kakapit yung thread niya dito sa makina. At ito po yung ginawa nating imbudo. Nilagyan lang po natin siya ng straw ng milk tea. At tapos nilagyan natin siya ng packaging tape para mas malinis po, no? Ayan. So, punas-punasan lang natin itong RS8 engine oil natin. Ito po yung itsura niya, no? At buksan na po natin siya. So, mura lang po ito. 280 pesos ko lang po nabili yan. At kumuha po tayo ng ekstrang lalagyan para ilagay po natin yung mga maduming oil. Ayan, so isalin lang po natin siya dito sa malinis na lalagyan. Pwede nyo pong gamitin yan sa pagsasaka, no? At binibili rin po pala yan ng mga magsasaka. Ayan, per liter po yata yung pagkabili nila rito. Pero kung gusto nyo pong ibigay, ibigay nyo na lang po para tulong na lang din natin sa mga magsasaka. Ayan, pwede nyo rin pong panglinis yan ng mga tools ninyo na may mga kalawang. Ayan, so kailangan po lagi pong malinis yung pinag-ayusan natin. At ito na nga po, bubuksan na natin yung RS8 natin na fully synthetic oil. Ayan, so ito po yung eco line, yung kulay blue. So yung kulay pula po, yung R9 yata yon, mga pang karera na po yata yun, no? Yung may mga kargadong motor na. Ayan, pang karera na po yung ginagamit nilang oil doon, yung kulay pula. Tapos yung isa pa po ay yung pang decambio. At isasalin na nga po natin yung oil natin dito sa embudo. At dahan-dahan lang po para hindi po matapon at masayang yung langis natin. Ito pong gamit nating langis ay 1 liter. Pero yung sa motor natin ay 800 ml lang. Pwede po natin gamitin to sa mga Click, Aerox, Nmax, sa lahat ng scooter pwede po ito, no? At subok ko na itong RS8, talagang matipid sa gas kasi hindi po masyadong mainit sa makina ito at may POW technology. Yung less friction po, nagko-cause din yan ng malakas na vibration. Kaya mas maganda pong gamitin itong RS8 kasi less friction po siya, no? Ayan, so mas maganda po gamitin ito dahil dito sa piston natin tsaka sa block, maganda po yung play niya, no? At hindi po masyadong mainit sa makina natin. Ayan, so masusubukan nyo po yan kapag gumamit po kayo nito. At tapos na nga po tayo mag-change oil, i-start na nga po natin itong motor ko. At paparinig ko nga po sa inyo kung gaano siya kaganda. At pagkatapos nyo nga po mag-change oil dito, amuin nyo po yung tambutso, yung binubuga niyang usok dito, no? Talagang iba po yung amoy niya kumpara sa mga ibang langis. Ayan, at napakalamig ng buga niya rito, no? Talagang maganda po yung langis na ginamit natin. Ayan, so hindi po siya ganong mausok at malinis po talaga. At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin dito sa pag-change oil, dito sa Mio Sporty natin at sa paggamit ng RS8. At huwag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung notification bell para lagi po kayong updated. And thanks for watching!